Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Pinagpalang araw po para sa lahat ng mga anak ng Diyos na nakasubaybay po sa devotion live po na ito. Tayo po ngayon ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. Bago po ang lahat, ay hayaan po natin na ang umaga po natin ay punuin po natin ang pagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Kaya purihin ang Diyos. Tayo pong lahat ay magpuri sa Diyos at patuloy na lumapit sa Kanya pong mahabaging trono. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka po namin, sinasamba, niluluwalhati, pinararangalan at dinadakila po namin kayo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin ang inyo pong banal na pangalan. Hallelujah. Sige po, bago po tayo magpasimula, patuloy nga po nating awitan ng Panginoon sa umaga pong ito. Hallelujah. Awitin po natin sa Panginoon, aming Diyos na mahabag. Aming Diyos na mahabagi, kinalimutan na aking nakaraan. Di man karapat dapat pagtiwalaan. Salamat at ginamit sa Kanyang kaharian. Aming Diyos na mahabagin, kinalimutan aking nakaraan. Di man karapat dapat pagtiwalaan. Salamat at ginamit sa Kanyang kaharian. Walang katulad ang Panginoon. Walang papantay sa Kanya. Wala na kong mahihiling pa. Siya ang kasapatan, dulot niya ay ligaya. Misa pa po sa simula, aming Diyos, hallelujah, na mahabagi. Maraming salamat po, kinalimutan na aking nakaraan. Yes, Lord. Di man karapat dapat, amen, pagtiwalaan. Salamat at ginamit sa Kanyang kaharian. Walang katulad, amen, ang Panginoon. Walang papantay sa Kanya. Wala na kong mahihiling pa. Siya ang kasapatan, dulot niya ay ligaya. Walang katulad, amen, ang Panginoon. Walang papantay sa Kanya. Wala na kong mahihiling pa. Siya ang kasapatan, dulot niya ay ligaya. Wala na kong mahihiling pa. Siya ang kasapatan, dulot niya ay ligaya. Dulot niya ay ligaya. Dulot niya ay ligaya. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon, sa umaga po nito. Hallelujah. Purihin po kayo sa inyo pong dakilang biyaya. Hallelujah. Sa inyo pong napakadakilang pag-ibig na ipinamalas po
sa bawat isa po sa amin sa umagang ito. Hallelujah. Panginoon, hayaan niya po ninyo na sa umaga pong ito, sa amin pong pag-aaral ng patuloy ng inyo pong mga banal na salita na may kakayanang bumago ng buhay ng isang taong makasalanan. Patuloy, O Diyos, ang dalangin namin ng pagkilos ng banal na Espiritu ay maranasan po namin. Makita namin yung kalakhan po ng inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Makita namin yung kalakihan ng aming mga pagkukulang sa inyo. Pangsagayon, mas lalo po namin kayong lapitan at pagkatiwalaan, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito maging sa mga nakasubaybay po ng devotion live po na ito. Punuin niyo po sila sa pamamagitan ng inyo pong mga salita na mapag-aaralan po namin sa araw po na ito. Ang iyo pong abang lingkod ay patuloy na itago sa iyong likuran at ang pangalang Jesus lamang po ang mapararangalan po sa araw na ito. Salamat po ng marami. Pinupuri po namin kayo, sinasamba. Ito pong aming panalangin sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sa Diyos po ang papuri. Muli, binabati ko po kayo ng isang mapagpalang umaga sa ating pong mga tagapanguna sa Door of Faith. Sa mula po sa ating General Superintendent, Pastor Joseph Masaredo, kasama po ng mga pastor na kanya pong nasasakupan, at sa lahat po ng mga District Supervisor mula po District 1 hanggang District 9, papuri po sa Panginoon at purihin ang Diyos sa buhay po ng Supervisor po natin sa Door of Faith District 9, Pastor Luis Bailon, at sa mga pastor po na aming pong kasama na nasasakupan po sa District 9. Tayo po ngayon ay dumako sa salita ng Panginoon. Lagi ko pong naaalala yung pong biyaya ng Panginoon sa tuwing tayo po ay ginagamit po ng Panginoon. At tayo po bilang mga lingkod ng Panginoon ay nakaranas po ng biyaya ng Panginoon. Amen. Lahat po tayo ay biniyayaan ng Panginoon, pinagkatiwalaan ng Diyos, tinawag ng Panginoon para maglingkod po sa Kanya. At yung biyaya ng Panginoon ay nananagana sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. Amen. Ngayon, mga kapatid, sa araw po na ito, atin pong pag-aaralan yung pong pagtanggap sa biyaya po ng Panginoon. At sabi po sa aklat ng ikalawang Korinto, kapitulo 6, talatang 1, sabi po ni Apostol Pablo rito, at yamang kalakip niyang gumagawa ay ipinamamanik din namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Verse 2, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito, ngayon ang panahong ukol, narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Verse 3 po, na di nagbibigay ng kadahilan ng ikatitisod sa anuman upang ang aming ministeryo ay huwag mapulaan. Purihin ang pagkabasa po ng salita ng Panginoon. Nakakatuwa po yung binanggit po ni Apostol Pablo sa talata po na ito na sinasabi po niya bilang mga kamanggagawa po na gumagawa sa ubasan po ng Panginoon. Mga kapatid, ako naman po'y naniniwala na lahat po tayo ay anak ng Panginoon at mga lingkod ng Diyos. Amen. Isang tabi po natin kung tayo man po ay pastor o tayo po ay mga gumaganap sa kalooban ng Panginoon sa anumang aspeto, tayo pong lahat ay mga kamanggagawang naglilingkod sa Panginoon. Amen. At meron pong bilin si Apostol Pablo para po sa mga kapwa po niya manggagawa na gumaganap sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po niya dito, kalakip daw po nito ay tinanggap natin yung pong biyaya ng Panginoon. Pero meron pong bilin si Apostol Pablo. Ang sabi po ni Apostol Pablo na yung kanya pong biyaya na tinanggap natin ay huwag po nating hahayaan na ito po'y mawawalan po ng saysay o kabuluhan. Sa panahon po natin ngayon, alam kong alam po ninyo ito, marami pong mga tao ay kinukumpara po nila ang biyaya ng Diyos. Halimbawa, pagka meron pong mga handaan, sinasabi nila, o kumain na tayo, meron na namang biyaya ang Panginoon. O may magandang trabaho, biniyayaan na naman tayo ng Panginoon. Mga bagay po na panlupa na kung saan madalas ginagamit ng mga tao yung salitang biyaya ng Diyos sa mga panlupang bagay po. Maaring yung mga bagay po na ito ay pagpapalang material, pinansyal o ano pa mang aspeto ng mga panglupa po. Pero mas mainam po sigurong huwag nating gamitin yung salitang biyaya ng Panginoon sa mga bagay po na ito. Dahil ito po yung matatawag po nating mga pagpapala. Sabihin na lang po natin na blessing. Pero kung ihalin tulad po natin na yung mga pagkain po na tinatanggap natin ay biyaya ng Panginoon, kapatid, ang biyaya po ng Panginoon ay nagpakita po sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. At ang sabi po ng Epeso 2:8 na yung kanya pong biyaya ay tinanggap na ang kanya, ating pong, at tinanggap natin ang ating kaligtasan sa pamamagitan po ng biyaya ng Panginoon at sa ating pong pananampalataya sa Kanya. At bilang mga kapatid sa Panginoon,
Nais po ng Panginoon, mga kapatid, na yung biyaya ng Diyos na tinanggap natin ay huwag mawalan ng kabuluhan. Ngayon, paano po ba nawawalan ng kabuluhan yung biyaya ng Panginoon bilang mga anak ng Diyos? Marahil tayo pong lahat ay nagtitiis na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Amen. At hindi po yun madali. Mahirap po ang magtiis. Amen. Yung salitang pagtitiis, ginagamit po natin ito sa mga mahihirap na sitwasyon. Kung ikaw ay kumakain ng napakasarap na pagkain, sinasabi mo bang ikaw ay nagtitiis? Di ba po't hindi? Ginagamit natin yung salitang pagtitiis sa mga bagay na mahihirap na kung saan nakakaramdam tayo ng pigati, sakit, or ano pa mang bagay na nagpapahirap sa ating damdamin. At nagagamit natin yung pagtitiis. Ngayon mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, ito po'y punong-puno ng pagtitiis. Amen. Lahat po tayo may pinagdaraanan sa pagsunod sa Panginoon. Hindi po madali na isuko yung pangarap mo sa Panginoon. Amen. Napakahirap pong isuko yung sarili mong pangarap. Halimbawa, bilang kabataan, mataas ang pangarap mo sa buhay. Tapos sasabihin ng Panginoon, isuko mo ito sa Kanya para gampanan ang kalooban ng Diyos. Mahirap po iyon. Amen. Pero dahil sa biyaya ng Diyos na pagtatagumpayan natin ito, ngayon nung tinanggap na natin ang biyaya ng Panginoon, pwede pa rin po itong mawalan ng kabuluhan sa panong parahan. Tayo po yung patuloy na namumuhay sa pagkakasala. Ang aklat, sabi po ng aklat po ng Titus, chapter 2, verse 11 po. Ang sabi po dito ni Apostol Pablo, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng tao. Yung biyaya daw po pala ng Panginoon ay nagpakita sa atin sa paraan na may daladala po itong kaligtasan. Yun yung tunay na biyaya ng Panginoon. Amen. At ang sabi po niya dito sa verse 12, ito pong biyaya na ito ay meron pong itinuturo sa atin. Amen. Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Ang sabi po dito sa verse 12, yung biyaya daw po ng Panginoon na may dala ng kaligtasan sa lahat ng tao, ito po'y nagtuturo sa atin upang tanggihan daw po natin ang mga kalikuan at mga kahalayan po ng sanlibutan. Naalala ko nga po yung itinuro ng aming pastor, Pastor Luis. Sabi po niya, may mga pastor na kung saan nagtitiis. O may mga anak ng Panginoon, may mga lingkod ng Diyos, marahil tayo po iyon. Nagtitiis tayo sa pagsunod sa Panginoon, yung ministeryong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, pinagtitiisan natin. Ginagawa natin yung pinakamabuti natin para lang magampanan yung gampaning inilaan ng Panginoon, inilagay ng Panginoon sa atin. Pero kasabay nito, nagkakasala at gumagawa pa rin po tayo ng mali. At sa ganung paraan mga kapatid, yung biyaya po ng Panginoon ay nawawalan ng kabuluhan. At nasasaktan ang Diyos sa tuwing nakikita po niya na yung kanyang mga anak na minsan na po niyang pinatanggap ng kanyang biyaya, iniahon sa pagkakalugmok, sa pagkakasala, ay muling bumabalik sa pagkakasala. At sa ganung paraan, yung biyaya po ng Panginoon ay nawawalan po ng kabuluhan sa buhay po natin. Hindi ko naman po sinasabing ako po'y ganap na sa harapan ng Panginoon. May mga pagkakataon pa rin po talaga na bumabagsak, nagkakaroon po ng mga shortcomings sa paglilingkod sa Panginoon. Pero dapat ang kaibahan na po natin bilang mga nagpapatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi na natin ikinagagalak na palagi tayong bumabagsak dahil sa kasalanan. Mga kapatid, ang pinakadahilan or ang pinakabagay na kalaban ng Diyos sa atin ay yung kasalanan po. Yun yung dahilan bakit si Kristo ay napako sa krus. Hindi po napako si Kristo sa krus para sa karera ng buhay mo dito sa lupa. Hindi napako si Kristo sa krus para pagpalain lang tayo materially or financially. May mga lingkod ng Panginoon na nagtitiis po sa mga kabundukan, walang mga material na pagpapala, pero nagtitiis at handang isuko yung kanilang buhay, alang-alang na masunod ang kalooban ng Panginoon. Yapurihin ng Panginoon, tayo po'y nasa mainam na kalalagayan, pero hindi po ibig sabihin ay nakahihigit po tayo sa kanila. Amen. Kaya hayaan po natin na sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, kagaya po ng binanggit sa 2 Corinthians chapter 6, na sa anumang paraan ay iniingatan po ni Apostol Pablo yung kanya pong lakarin sa paglilingkod sa Panginoon at ayaw po niyang magkaroon ng kadahilanan na makatisod po siya sa ibang tao. Mga kapatid, masakit sa kabilang banda na nagtatapat nga tayo sa Panginoon.
Pero sa likod naman nito, may mga patago at sikreto tayong kasalanan na hanggang ngayon ay hindi natin mabitawan. Mga kapatid, palayain tayo ng Panginoon. May mga bagay pa rin pong umaalipin minsan sa mga anak ng Diyos. May mga bagay na kung saan nakikita natin yung ating sarili na nagpupuri sa Panginoon, sumusunod sa kalooban ng Panginoon, pero kasabay nito pag wala ng taong nakatingin sa atin. Lango pa rin po tayo sa pagkakasala at lugmok po sa bagay na ito. Kapatid, sa ganung paraan ay nawawalan ng kabuluhan yung biyaya po ng Panginoon sa atin. At ayaw pong mangyari ni Apostol Pablo. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa aklat po ng Romans, chapter 6, ito po yung binabanggit ni Apostol Pablo. Ano nga ang ating sasabihin sa verse 1? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ng Panginoon ay makapanagana? Kailangan pa ba nating magpatuloy sa pagkakasala para yung biyaya ng Panginoon mas lalo pang sumagana po sa atin? Ang sabi po ni Apostol Pablo, God forbid. Sa Tagalog, huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? O hindi ba ganin yung nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kaniyang kamatayan? Sabi ni Apostol Pablo dito, huwag nawang mangyari. Mga kapatid, hindi man natin palagi kasama, lalo po sa mga manggagawa sa simbahan. Hindi man natin palagi kasama ang atin pong mga pastor, pero lagi nating tatandaan, nakikita tayo ng Panginoon. Alam ng Diyos yung pinagkakaabalahan natin sa araw-araw. Alam ng Panginoon kung saan tayo mas nagbababad. Alam ng Panginoon kung talagang may oras tayo sa Kanya sa bawat araw. Alam ng Panginoon kung ano yung mas priority po natin sa bawat araw. At alam ng Panginoon kung nagkakasala pa rin tayo o hindi. Mga kapatid, mapagtatagumpayan natin ang pagkakasala kung lubos nating ipagkakatiwala ang ating buhay sa Panginoon. At sa pagsama at pagkilos ng banal na Espiritu, makapagtatagumpay po tayo sa kasalanang ito. Mga kapatid, uulitin ko, yung pong pagkakapako ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, walang ibang dahilan yon. Dahil yon sa kasalanan na nagawa ng mga tao. At isa po tayo doon sa mga nakagawa ng pagkakasalang yon. At isa tayo sa mga dahilan kung bakit nabayubay sa krus ng Kalbaryo yung kaisa-isang anak ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Binibigyan niya tayo ng pagkakataong magamit sa kanyang ubasan. Kaya samantalay natin yung bawat pagkakataon, mga kapatid, na mapaglingkuran ng Panginoon, nung walang pasubali, walang iniisang tabi, yung handa nating isuko ang lahat. Kapatid, kung meron mang umaalipin pa rin po sa atin ng mga pagkakasala, kung may mga strongholds pa rin ng Diablo sa ating mga buhay, kapatid, much better, isuko natin ito ng lubos sa Panginoon. Aminin natin sa Panginoon na, Lord, hindi ko kaya. Kung gagamitin natin yung lakas natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, magfe-fail po tayo. Hindi natin pwedeng gamitin yung lakas na meron tayo para sundin ang kalooban ng Diyos. Ang kailangan nating kalakasan para mapagtagumpayan ang kasalanan at masunod ang kalooban ng Diyos ng lubos, yung kalakasang nagmumula din po sa Panginoon. Yung kalakasan na nagmumula sa Santong Espiritu ng Panginoon. Amen po, mga kapatid. Kailangan natin ito. Magpakalakas tayo sa Panginoon upang sa gayon huwag tayong maalipin ng kasalanan. Naalala ko po isang tagpo sa Lumang Tipan sa aklat po ng Jeremiah chapter 23. Alam niyo po, nung nabasa ko po ito, ako po'y nalungkot at nakaramdam ng matinding kahihiyan din sa Panginoon. Dahil masakit po sa kabilang banda ang binabanggit po ng salita ng Panginoon sa Jeremiah chapter 23 verse 11 hanggang sa mga sumusunod. Ang sabi po dito, walang takot sa akin ang mga propeta at mga pari. Gumagawa sila ng kasamaan maging sa loob ng aking templo ang sabi or sabi ni Yahweh. Isipin po ninyo yung mga nagpapanggap o nagsasabing anak ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, wala daw silang takot sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Ang sabi dito, gumagawa daw po sila ng kasamaan mismo sa loob ng templo ng Panginoon. Yes, nagmi-ministeryo sa loob ng simbahan, nakakaganap, nakapagpapaawit, nakatutugtog ng mga instrumento, nakapagpipreach ng gospel, nakatatayo sa likod ng pulpito. Pero kasabay nito,
Doon din mismo sa templo na gumagawa ng pagkakasala. Mga kapatid, nakakalungkot po iyon. At ang sabi po sa verse 12, kaya magiging madulas at madilim ang kanilang landas. Padadalan ko sila ng kapahamakan at malapit na ang araw ng kanilang kaparusahan. Ito ang sabi ni Yahweh. 13, malaking kasalanan ang nakita kong ginagawa ng mga propeta sa Samaria. Sila'y nanguhula sa pangalan ni Baal at inililigaw nila ang Israel na aking bayan. Verse 14, ito pa po yung binabanggit na salita ng Panginoon. Ngunit mas lalo pang kasuklam-suklam ang namasdan ko sa mga propeta sa Jerusalem. Ano daw po iyon? Sila'y nangangalunya at mga sinungaling. Ang sakit po ng bagay na ito. Mga propeta ng Panginoon. Mga lingkod ng Diyos. Pero ang nakita ng Diyos sa kanila ay punong-puno ng karumihan. Sabi po dito, sila'y nangangalunya, mga sinungaling. Pinapalakas pa nila ang loob ng gumagawa ng masasama, kaya wala nang tumatalikod sa kanyang masasamang gawa. Naging katulad sila ng mga taga Sodoma at Gomora. Isipin po ninyo yan, yung mga lingkod ng Diyos, imbis sawatain po nila yung mga maling ginagawa ng mga kapatid, sila pa yung nagiging inspirasyon para yung mga kapatid na patuloy na nagkakasala ay mas lalo pang magkasala ng magkasala sa Panginoon. Bakit? Hindi nakikita sa buhay ng mga lingkod ng Diyos yung tunay na kabanalan. At yun po yung iniiyak ko din sa Panginoon, sa sarili ko. May mga pagkakataon na nakapagbibiro po tayo ng hindi maganda. Minsan nakapagbibiro tayo ng labis. Nakapagsasalita tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. At yun po hindi karapat dapat sa Panginoon. At dapat maging malungkot tayo kung nagiging ganun yung ating mga response. Dahil tinawag tayo ng Panginoon para maging banal, sabi po ng Pedro. Sapagkat banal ang Diyos na tumawag sa atin, dapat tayo daw din po ay maging banal. At yung biyaya na tinanggap natin sa Panginoon, mga kapatid, ang binanggit ng Tito 2, ito po'y nagtutulak sa atin at nagtuturo sa pagtanggi sa anumang anyo ng kasamaan. Huwag nating gayahin yung mga propeta nung panahon ni Jeremiah, na sila pa yung nagiging dahilan para mas lalo pang gumawa ng kasalanan yung mga anak ng Diyos. Na sa tuwing nakikita nila yung mga propeta, mga lingkod ng Diyos, na i-inspire pa sila na gumawa ng pagkakasala. Dapat sa tuwing nakikita yung mga lingkod ng Diyos, nai-inspire yung mga tao na mas lalong magpuri, magtiwala at lumapit at magpagamit sa Diyos. Dahil nakikita yung kalwalhatian ni Kristo sa atin. Amen. Kaya nga po, sabi dito, isakbat natin yung buong kalasag ng Panginoon. Walang iba kundi yung pagsuot natin sa buong katauhan ng Diyos. Sabi po ng Biblia, isuot natin si Kristo sa atin. Upang sa gayon, pag tinignan tayo ng tao, animoy si Kristo yung nakikita sa atin. Bakit? Yung ating pamananalita, yung ating pag-iisip, yung ating paggawa, ay kagaya ng paggawa ng Panginoon nung nabubuhay po sa digdig na ito. Amen po, mga kapatid. Kaya purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Huwag nating hayaan po na maging kagaya tayo ng mga unang lingkod ng Panginoon. Na may takot nga sila, sumusunod nga sila sa Diyos. Pero ang totoo nito, wala silang lubos na pagkatakot sa Panginoon. Maging malungkot tayo kung nakikita natin yung ating mga sarili na lugmok pa rin po sa pagkakasala. Kalakip na tayong binuhay ni Kristo at kalakip na tayo ni Kristong namatay dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung dati nating pagkatao ay kasama na ng Panginoon doon. Kaya huwag nating aayaan na abusuhin natin yung biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Nawawalan ng kabuluhan ng biyaya ng Diyos kung nagpapatuloy tayong gumawa ng mali sa kabila ng kilala na natin siya. Mga kabataan, makinig po kayong mabuti. Nawawalan ng kabuluhan yung iyong pagganap sa likod ng pulpito. Kung pagkatapos mong gumanap sa likod ng pulpito, pag umuwi ka sa tahanan mo, pumunta ka sa paaralan mo, pumunta ka sa trabaho, eh kompromiso yung buhay mo. At hindi nakikita yung tunay na kabanalan na kagaya ng ating Panginoong Jesus. Mga magulang, mga kapatid, mga kapwa ko po, lingkod ng Panginoon. Ang tunay na lingkod ng Diyos, hindi lamang po sa salita nakikita. Nakikita po ito sa buong pagkatao hanggang sa atin pong paggawa. Amen? Kagaya po ni Apostol Pablo, panghuli na lamang po, babalikan ko lang po yung 2 Corinthians chapter 6. Sabi niya dito,
Datapot sa lahat ng mga bagay ay ikipinagkakapuri namin ang aming sarili gaya ng mga ministro ng Diyos sa maraming pagtitiis, sa mga kapigatian, sa mga pangangailangan, sa paghihinagpis, sa mga latay, sa mga pagkabilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga gawa, sa mga pagpupuyat, sa mga pag-aayuno, sa kalinisan, kaalaman, pagpapainuhod, kagandahang loob, Espiritu Santo, pag-ibig na hindi pagkunwari, sa salita ng katotohanan, kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng sandata ng katwiran sa kanan at sa kaliwa. Ipinakita ni Apostol Pablo na yung biyaya ng Diyos ay nananagana sa kanya dahil mas lalo niyang pinatunayan sa kanyang pamumuhay na siya po ay gumaganap sa kalooban ng Diyos. Dahil namumuhay po siya ng kagaya ng ating Panginoong Yesus ng may kabanalan. Amen. Ang tunay na tumanggap ng biyaya ng Diyos, namumuhay ng may kabanalan. Kinakikitaan ng mabuting gawa. Yan po ang tunay na tumanggap ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, ay hindi ibinigay ng Diyos sa atin upang maging lisensya na mas lalong gumawa ng kasalanan. Ang biyaya ng Diyos ay ibinigay sa atin para mas lalo tayong turuan na sumunod sa kalooban ng Diyos. Huling talata na lang po. Sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 18, kundi po ako nagkakamali. Ang sabi ni Apostol Pedro, tayo daw po ay lumago sa biyaya ng Diyos. Pag tayo ay lumago sa biyaya ng Diyos, makikita natin yung ating sarili, lumalago tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa pamumuhay ng may kabanalan sa kanya pong harapan at sa harap ng maraming mga saksi at mga anak ng Diyos. Amen po. Kaya purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Sa pong malaking karangalan ang magamit po ng Panginoon sa inyo pong harapan sa umaga pong ito. Papuri sa atin pong Panginoon. Tayo pong lahat ay patuloy na lumapit at magpuri sa ating Diyos. Sige po, pasalamatan natin ang Panginoon. Praise your name, Lord. Maraming salamat po sa inyo sa umaga pong ito, Panginoon. Tunay, O Diyos, na ang inyo pong biyaya ay tinanggap po namin. Nagdulot po ito ng kaligtasan sa amin. At yung kaligtasan pong ito ay mula sa ating aming Panginoong Yesus na siyang nabayubay po sa krus ng Kalbaryo para po sa amin. At yung biyaya din pong ito ay nagtutulak po sa amin upang tanggihan po namin ang lahat ng kalikuan at kahalayan at kasamaan ng daigdig po na ito. Salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito. Hayaan po ninyo na sa lahat po ng nanonood ng Devotion Live po na ito. Lord, abutin niyo po sila, pagpalain niyo po sila. Hayaan po ninyo na ang mga salita po ninyong napag-aralan po namin sa umagang ito ay magtulak po sa amin sa mas lalo pang paglakad ng may kabanalan sa inyo pong harapan. Tunay, Panginoon, na kung gagamitin ang aming kalakasan para pagtagumpayan ng kasalanan, hindi po namin ito magagawa. Ngunit kung ang kalakasan namin ay nagmumula sa inyo at sa inyong banal na Espiritu, tunay na magagawa po namin na mapagtagumpayan ang pagkakasala at anumang alok ng sanlibutang ito na hindi po ninyo kalooban. Kaya maraming salamat po, pinagpapala po namin Pastor Joseph Mazaredo, kasama po ng kanyang buong pamilya, Mazaredo Family, at ang kabuuan po ng Door of Faith Organization mula sa Direct hanggang sa mga District Supervisor. Lord, i-bless po ninyong bawat lingkod ninyo at sa lahat ng mga pastor na nasasakupan po ng Door of Faith, at maging yung mga hindi po mga taga-Door of Faith na kasama po namin gumaganap sa kalooban ninyo. Pagpalain po ninyong bawat isa. Hayaan po ninyo na makita po sa aming mga buhay ang imahe ng aming Panginoong Yesus. Kaya salamat po ng marami. Pagpalain, ingatan, samahan po ninyo kami habang kami po'y nagpapatuloy sa aming pong lakbaying pananampalataya sa daigdig po na ito. At dalangin po namin, Panginoon, maging yung aming pastor, Pastor Luis Bailon ng District 9. Lord, patuloy na pagpalain po ninyo siya, Panginoon, sa kanya pong misyon sa Iloilo at maging yung kanya pong misyon sa Sorsogon na bubuksan na bagong gawain. Patuloy niyo po siyang pagpalain at samahan kasama po ng mission team. Maraming salamat ang lahat po ng aming pagpapagalay nakikita ninyo at ang lahat ng ito ay para lamang po sa karangalan ng inyo pong pangalan. Salamat po ng marami, maging kami sa lugar po na ito sa Isabela, pagpalain po ninyo ang bawat mga lingkod po ninyo sa lugar na ito. Maraming salamat po sa mga nanonood ng live po na ito, pagpalain niyo rin po sila nang higit po sa kanilang inaasahan ayon sa inyo pong kalooban. Salamat po ng marami sa iyo pong papuri, parangal at pagsamba. Ito pong aming panalangin sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Salamat po sa Panginoon. Isang magandang umaga sa bawat isa po sa atin. Good morning po kay Pastor Joseph Mazaredo at sa lahat po na nakasubaybay. Hindi po namin kayo maisa-isa. Ngunit gayon paman, maraming salamat po.
pagpalain po kayo ng Panginoon. Pastor Luis, sa mga pastor po ng District 9, God bless po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa mga nanonood po ng live na ito, God bless po sa inyong lahat. Salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay po sa live po natin. God bless po sa inyong lahat.